Dumadaing na po ang ilang lokal na pamahalaan. Ubus na raw ang kanilang calamity fund matapos nilang magamit sa mga nakalipas na kalamidad pati na sa pagresponde sa COVID-19. Kaya umaapila na po sila ngayon ng tulong sa Malacanang. Yan ang tinutukan ni Maki Pulido. Ang kalbaryo ng maraming residente ng Kalumpit, Bulacan nagsimula pa noong Oktubre nang manalasa ang bagyong Pepito. Hanggang ngayon, halos 1,000 pa ang mga nasa evacuation center at 6 na barangay ang lubog pa rin sa baha. Sa lalim ng tubig, ang ibang residente kailangang mamangka. Hanggang lewang doon sa kapag tumiharap ng bahay na talagang mahirap. Nasanay na eh. Kahit na puro alipong nga. Namahagi ng relief goods ang lokal na pamahalaan ngayong araw. Pero sa totoo lang daw, pagkatapos nito, wala na silang mabubunot mula sa kanilang calamity fund. Tulad ng ibang mga LGU, nagamit na ng Kalumpit LGU ang kanilang calamity fund sa COVID response, gaya ng pamamahagi ng ayuda sa mga residente nang ipatupad ang enhanced community quarantine. Wala na po talaga. Ito po ay talagang may maliit lang na amount na talagang pagkukunan namin sa ngayon, pero sa mga darating na panahon, hindi na po natin kakayaning mabigay pa ng tulong na manggagaling sa calamity fund. Kaya dumaraing ang mga nakausap naming mayor dahil said na ang pondo nila. Ang Baliwag Bulacan LGU, bahagi ng nagastos na 150 million pesos sa calamity fund, ay 5 beses na pamamahagi ng ayuda noong ECQ. Para makaresponde pa sa ibang kalamidad, kailangan na nilang gamitin ang natitira sa development fund, ang pondong para sana sa mga proyektong tulad ng rehabilitasyon ng mga health center, irigasyon at konstruksyon ng kalsada o tulay. Wala na po kaming magagawa kung hindi kung kahit papano po ay talagang yung mga pambibigay po namin, yung nakabudget po para sa mga gawain dito po sa bayan namin, yun na lang po talaga ang maililipat po namin sa para po sa pagresponde o pagtugon po namin sa problema po ng kalamidad. Kaya umaapila sila ng tulong sa Malacanang. Hindi makakapagbigay ng calamity fund ang national government sa mga LGU, pero pwede raw lapitan ng ilang mga departamentong may quick reaction fund para sa mga kalamidad. Pwede po silang mag-request ng augmentation sa mga ahensya na mayroong quick reaction fund gaya ng OCD, DSWD, DOH, DA, DPWH, DepEd, NEA. Sabi ng Department of Budget and Management, tinitiyak nilang hindi nauubusan ang quick response fund ng ilang mga departamento. Pero ang National Disaster Risk Reduction Management Fund para sa taong ito, 3.6 billion pesos na lang. Nagamit na ang karamihan ng 16 billion pesos na pondo. Sa laki raw ng pangangailangan sa pagtugon sa mga lugar na nasalanta ng Typhoon Rolly, baka humingi na ang DBM ng dagdag na pondo sa Kongreso. We will work this out with Congress kung paano po na matugunan ito dahil ongoing pa naman yung usapin about the 2021 national budget. Tingnan po natin kung pwede pong magawa ng paraan. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.